Hello to the world for today's vlog! Malapit na pala kaming bumalik ng Canada, kaya nag-request na ako sa aking hipag at sa aking kapatid na kung pwede lang lutuan nila kami ng turon. Yung crispy turon talaga na ang sarap na turon ng saging talaga. Dahil nag-request din ako ng palitaw, Ilonggo style palitaw sa aking kapatid, nagluluto siya ngayon dito ng bukayo, kaya nilalagyan niya na ng muscovado sugar ngayon. At nilagyan niya rin ng brown sugar. Ang gaan-gaan talaga ng kamay ng aking kapatid kasi kahit anong request ko na mga pagkain, niluluto talaga nilang mag-asawa. At sa totoo lang, ngayon lang talaga bumalik ang aking cravings, meaning ang aking katukawan. Nung nasa Canada pala ako, ang dami-dami ko talagang plano kung anong gagawin ko sa vlogging namin, katulad ng pagmumukbang. Kaya yung iba na na-miss yung mukbang namin, pasensya lang talaga at hindi kami nakapagmukbang. Kasi gustuhin man namin, kulang-kulang talaga kami sa panahon. At hindi pa pala namin nasabi sa inyo na nagkasakit talaga kami ni Daddy Daryl. Pero hindi lang namin talaga ni-show sa social media kasi feeling ko ang pangit-pangit ko talaga nung nagkasakit ako. Mga magwa 1 week din yun mga Zay. Ganun din si Daddy Daryl. Pero sa awa ng Diyos, si Alicia, hindi talaga siya nagkasakit. Umpisa talaga na nagbakasyon kami ng Pinas. At ngayon pala, nagbubudbud pala ako dito ng malagkit pala ito na bigas. Kasi kahapon pa to, gusto ko sanang kahapon pa tulutuin kaso wala lang time. Binasa ko pala siya na dito ng tubig at dapat sakto lang talaga ang tubig at hindi masyadong mabasa. Kasi para yung dough, para madali lang ihurma ang kanyang dough para sa palitaw na gagawin namin. Nagpresenta palang tumulong si Daddy Daryl dito, pero may pakalbit-kalbit siya sa aking mga biwang at may pakiskis pa. At sabi ko naman, ihinto na yan at baka masundan na natin si Alicia nang wala sa oras. Bago kami magbilugan ni Daddy Daryl ng ulo, ayan, lagyan ko muna ng malakit na flour para hindi masyadong madikit mga Zay. At marami din ang nagsasabi na sana katulad din ni Daddy Daryl ang ibang foreigner or ang mga asawa nila kasi kumakain daw ng mga pagkaing Pinoy at parang Pinoy na talaga ang kostumbre ni Daddy Daryl. Ang masasabi ko lang dyan, siguro na sa tao talaga yan kasi may mga puti talaga na ayaw talaga nilang tanggapin din ang ating culture. At di lang yan, iba-iba talaga ang tao kaya huwag nating pilitin kung ayaw nilang kumain ng pagkain natin. Sa unang kita pa lang kasi namin ni Daddy Daryl, hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Sinabi ko na talaga ang gusto kong mangyari. At maliwanag pa talaga sa fluorescent light ang aking pagkakasabi sa kanya at naintindihan niya naman katulad ng ito talaga ang ginagawa ko ngayon, nagpapadala ako ng pera o nagsusuporta ako sa nanay at tatay ko at sabi ko talaga na kahit mag-asawa pa tayo, magpapadala pa rin talaga ako ng pera sa nanay at tatay ko kasi kaugalian na talaga nating mga Pinoy na tumulong sa ating pamilya, especially talaga sa nanay at tatay natin. Yun ang first meet talaga namin ni Daddy Daryl na sinabi ko na talaga lahat-lahat ng kabahuan ko at hindi ko sinabi yung kagandahan ko, basta kabahuan ko, basta nakita niya lang ang kasiksihan ko kasi alam niyo naman ang sexy ko dati ngayon may lumba-lumba na konti pero sa totoo lang ang sexy ko talaga dati naka-short pants ako at naka-crop top ako at parang labas pusod ata yun kaya napainlove ko siguro si Daddy Daryl nakita niya ang aking mahiwagang pusod. Manyakis yan. Joke lang yun at baka maniwala naman kayo sa akin. Sa 30 minuto na unang pakikita namin, nasabi ko na talaga lahat ng ayaw at gusto ko. Dahil nabigo ako sa unang relasyon ko, kaya ngayon sabi ko magpapakatotoo na talaga ako. At ngayon ko lang nalaman na being you, ano ba yan? Paulit-ulit? Nag-iisip pa kasi ako ng sasabihin ko, mga Zay. Ang hirap din mag-voice over ha, kasi kung anong nasa utak mo, yun ang sinasabi mo. At wala ding script ang mga vlogs ko, kasi nagpapakatotoo lang talaga ako din sa mga vlogs ko. Patuloy ko na pala ang pagkukwento kasi 12:15 na dito at mag-aalauna na, dapat matapos ko na itong in-edit ko. At baka magtanong kayo, bakit 30 minutos lang ang date nyo? First meeting pa naman. Naalala ko ang oras na 4:30 yun. Kasi isa siyang leader sa asosasyon ng mga bikers. Christian Motorized Association ang tawag nila. Dapat 5 p.m. maghiwalay na kami ng landas.
At eksakto 5 PM dapat nasa meeting place na siya. At ako naman ay nag-prepare ng aking mga bagahe kasi hindi pa ako tapos mag-prepare. Kasi at 10 PM dapat makalarga na ako papuntang US. Magbabakasyon kasi ako sa kapatid ko sa US. Kaya ayun, short na short talaga ang aming pagkikita. Pero okay lang, at least nasabi ko lahat ng kabauan ko at mga gusto ko at ayaw ko. Basta nasummarize ko na lahat. And it's up to him na lang if he will take it or he will leave it. Sa isip ko kasi kung ayaw niya sa akin, edi wag. Basta for me, I said my piece and that's all. Sa 30 minutos na date na yun, na-shock talaga ang ating Daddy Darrell. Nakanganga lang siya at nakikinig sa aking mga sinasabi. Non-stop, non-stop talaga ang aking kain pagkasabi. Kain tayo. Come back to the chef. Chef's Oh. Yum. Oh my goodness, great. So good? Luto na pala ang malagkit flour mixture kaya hinango na ni kapatid ko. Sabi niya, pag lumutang na daw yaan, luto na yaan. Palitaw mga loves. Ayan, bukayo and... Ayan, patikim natin kay Daddy Darrell ang bukayo at ang palitaw. Basta ang masasabi ko lang talaga, be you and be real. Magpakatotoo ka. At basta wala kang naapakang tao, walang problema yaan. And always remember, you are beautiful and you are enough in God's eyes. That's good. Good. You like